Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, gusto ko lang mag-share kung paano ihiwalay yung baby selom o kung paano i-propagate itong selom na nabili ko online. Mayroon siyang saha or baby na selom. So, ito na. Nag-prepare na po ako ng lupa na gagamitin. Garden soil mixed with rice hull and tahi ng baka. Ito rin dapat malinis ang pangkat ng selom na i-propagate ko po. At ito na rin yung pot. So, let's start. Ano ba to? May langaw. Thank you.
kailangan na itong putulin kasi yung leaves niya yellow na. So, putulin siya. Pwede itong putulin din kasi mataas na yung kanyang ugat. Medyo mahirap itong ipropagate kasi hindi nakahiwalay yung kanyang saha, yung baby niya. So, kailangan pag-isipan. So, dapat dito, putulin ito dito. Patiin dito. Kasi, mabuhay ito kasi may ugat po siya dito at ito malaking ugat. So, so, let's start. May mga bug na po siya. Dito. Hirap putulin. May dalawang babies helong. May dalawang babies helong. Ito na po siya. So, itanim natin po. May bulb siya din. Ito. At ito rin. Gusto ko talaga mag-propagate ng mga tanim. Ngayon ko lang ito na propagate kasi
yung cellphone ko sobrang puno. Hindi ako makapag-video. Kasi yung cellphone ko ay selong. Itong selong ay lumalaki ito. Hindi may yung selong ay may iba't ibang klase. May hindi masyadong lumalaki at may grabe sobrang laki. Katulad ng nakita ko sa resort na sa Big Grand, grabe ang selong nila. Sobrang dami at sobrang laki. Maganda tingnan ang selong. Pag lumalaki, pag malaki na. Maganda, sobrang ganda tingnan ng selong. Sorry po, may mga sasakyan na dumadaan dito. Ito na. Cut natin dito sa center. Try natin i-cut. Mabuhay. Basta may cut siya. Mabuhay siya. So, cut natin siya dito. Dito. Itanim na natin yung baby selong. Putulin natin. Ito naman, kailangang putulin. Grabe yung ugat niya. Thank you.
ganyan lang siya. Lagyan ng konting soy sa gilid. So, tapos na. Thank you for watching. God bless. Mwah-mwah. I-try nga natin itanim to. Baka mabuhay at magkaroon ng dahon.